first time mong hearing it, actually parang nalilipad ako sa langit. Parang nakinig ko talaga ng lahat ng yung mga narinig ko na hindi makinig. Pagdating sa laboratory, sinuot ko pa rin yung hearing aid para makaintindi step by step kung paano i-handle mo procedure. Nakasabay na ako sa conversation ng mga kaklase ko. Saka yung conversation ng clinical instructor ko, yung kausap ko na maalis. So, walang na ha. Kung wala pa siyang hearing aid, syempre he has a hard time catching up sa lectures, sa klase. Parang he still has to focus and make some questions about kasi hindi niya marinig. So, after yung nagka-hearing aid na siya, there was really a very big improvement. He's already actively participating and he would also answer questions voluntarily. Dati kasi nahihirapan siya. Kailangan pa namin siya tapikin, kailangan pa niya iyuko yung ulo niya para marinig niya ang pinagsasabi namin. So far, ngayon, mas nag-improve na. Naiintindihan niya ang mga pinagsasabi ng teacher namin kahit malayo. Tapos, di na namin kailangan siya tapikin at hindi niya rin kailangan na yumuko para marinig ang pinagsasabi namin. Ako siya pasilunggan, pasalamatan. Tungod sa sponsor na dahil nagtagbo sa ida kuyang na pagkinahanglan sa talinga. Dakuan ako dito pagpasalamat. Kandaboy na naninguhas na siya ng dahil na makabati na siya kaya na babag sa ida pag-eskwila kundili kalampusan ang ija tinguha. Yun, magpasalamat ko sa Manila. Hearing aids, pagkat binigyan ng kataon na makatanggap si Daboy ng hearing aids, makarinig rin siya na mabuti. Oh, kay magtawag ko sa cellphone, malakas siya na kung magsalita na, Tay, nakarinig na ko! Po, nakasama po kami yung magtawagan. Pagpunta ko dun sa coupler, tawag yung lola ko. Sana kadaboy. Pagringi yung yung lola ko pagtingin sa kilid. Andito na ko, lola. Oh, ano mo narinig? Tinan mo. Ang bilis. Nung nagka-hearing aid na po siya, ginajaw pa po namin kung maayos na ba yung pandinig niya. Nagkakaroon na po kami ng normal conversation na malapit lang po yung normal na distance pag nag-uusap po. Tapos hindi na po niya ilinalapit yung tenga niya pag nag-uusap. Nakakasagot na po siya ng maayos dun sa tanong. Hindi na po paiba-iba yung sagot niya sa tanong, na nalalayo sa tanong. Para sa akin, napaka-importanting bagay yung hearing aid kasi para siyang source of happiness. The happiest moment I ever heard, pagpunta ko sa paglabas ko sa bahay, siguro mga 100 meters, tinawag ako, the boy, alin na, kumanatan. Kasi bigayin ko rin, tinapotan ako sa bahay. Kasi na-enjoy ko na kasi madali lang, madali yung pakinggan. Ngayon na parang siya na yung nagli-lead ng istorya. Dati pag may kausap ako, wala lang, laro-laro lang. Ngayon parang siya na yung nag-initiate ng conversation. Masaya na parang hindi mo ma-explain yung feeling na yun. Like hindi ma-describe. Parang sobrang gaan. Hindi pa niya na yung parang hearing aid is very meek, is very reserved, and he doesn't really communicate with others, but now that he has it, he's confident, he talks, he mingles, and what's more important is he's happy. First of all, the boy, I just wanted to say, I am proud of you. And I'm so glad that I became part of it, I became part of your journey, and MHA became part of your journey too. And made me so happy that now you can experience life to the fullest, because that's what I was really, really, really wishing and praying for you. Thank you because you inspire me. Thank you.
because you inspire me to become a more good ate to you. And just know that I'm happy for you. So proud of you, buddy.